Ginagalang ka namin, Banal na Espiritu. We welcome you, Holy Spirit, sa aming kaligtasan. Ama namin, Banal, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo. Lubos po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa. Salamat po sa panibagong araw, Panginoon. Pagkakataon, Panginoon, na muli ka namin bigyan ng papuri at pagsamba, Panginoon. Salamat, O God, sa puso, Panginoon, na nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na itaas ang aming kamay, Panginoon. Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na purihin ka namin ng buong buo, Panginoon. Lord God, salamat sa puso, Panginoon, na hindi mo ginawang halos heart, Panginoon. Salamat dahil, Lord God, binigyan mo kami ng pagkakataon na the urge, Panginoon, to please you, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. Hayaan mo, Panginoon, na linisin mo ang aming puso, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, Panginoon, upang ano, Panginoon, sa kalangitan, Panginoon. Hinihiling namin ngayong umagang ito, Panginoon, na huwag ka lamang pong bumisita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pagkos, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong pagsama, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Open our spiritual eyes, Panginoon. Open our spiritual hearts, O God. Open our spiritual ears, Panginoon, that we may hear you, Panginoon, personally, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang aming pastor na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Patuloy mo siyang lukuban ng iyong banal na dugo, Panginoon. At tanging salita mo lamang, Panginoon, ang ma-express na, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang buong music team, Panginoon, ang mga titers, Panginoon, at ang kabuuan, Panginoon, ng service na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ma-please ka, Panginoon, sa bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to sick and
sa Panginoon. At kaya po tayo ngayon nakakatayo dahil na rin po sa Diyos. At kaya po tayo nagkaroon ng anniversary dahil po sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Hinanap po tayo ng Diyos. Hindi po tayong humanap sa Kanya. Pero sa biyaya ng Panginoon, hinanap po niya tayo. Kahit napakadami natin sa sanlibutan, nakayanan po niyang hanapin isa-isa tayo. Amen po ba? Kaya po, patuloy nating ilagak sa Diyos ang buhay natin. Dahil siya lamang po ang ating daan at sa Kanya po tayo mananahan palagi. Maghari po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa umagang ito. Purihin ang Panginoon.
Minsan, palaging shortcut, hindi nadadaan sa process, at marami din po ang nakikipag-compromise. Pero ang panimula po ng buhay ay nagsisimula sa ating Panginoong Jesus. At kung tayo po ay may Panginoong Jesus, lalakad po tayo at mamumuhay ayon sa pamamaraan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Kung dumating po sa point ng buhay mo na hindi ka na lumalakad ayon sa paraan ng Panginoon, ito po ang bagong simula upang lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Itaas po natin ang ating kamay at isuko po natin sa Panginoon lahat-lahat sa atin. We live by the Spirit of God. Into your hands, Lord.
with a loud voice, with all of your heart. Jesus, I just give the Lord a mess, the best clap offering for me, Amanda. Just give our hands, we just linger a little in the presence of the Lord. Oh, Holy Spirit, come and touch the place. Oh, Rabba Shandela Rabba. Bless you, Lord, today. We bless you today. You are exalted, Lord God. You are exalted. You're the King over all the earth. And we praise your name. We praise your name. Like you. Every instrument lifted. Here we go. Living in power. Restless in splendor. Precious in strength. We lift our banner high. We lift our banner high. With upper hands everywhere. In our midst to be lifted. And if you get, Lord, I pray that it would be lifted. Anoint our hearts, anoint our lips, anoint us again to come and bless you. Let's sing this song together. You are exalted, you're the King over all the earth. And we praise your name, and we praise your name, higher than. Sabay-sabay po tayo, everywhere! Anointing in our midst. We bring this offering of praise.
bibigyan ko po kayo ng ilang saglit of your moment, an intimate moment in prayer wherever you are in this place. Will you bow your head, please? Let us honor His presence. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Bring it, Kuya Ando. And the Spirit of the Lord is touching the place. Let's believe our prayers to the Lord today. Oh, Holy Ghost, come and touch us again. Touch this place. May you bless the people who came today. As they seek your heart, kaya mapasok po ang kapo nila. And I worship you, Almighty God. There is none like you. Ito po ang dahilan bakit po tayo nasa dito sa lugar na ito. And I worship you, O Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, Lord, you are my righteousness. And I worship you, and I worship you, Almighty God. There is none like you. Can I hear you for the last time? Just about to whisper the congregation. And I worship you. There is none like the God we serve. And I worship you, Prince of Peace. Oh, Prince of Peace. That is all I want to do. Bring it, Joel. I worship you. Thank you, Lord. Tulutan niyo po akong saglit na manalangin. Makapangyari ang Diyos ng kalangitan, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Salamat sa oportunidad na binigay mo sa amin na ikaw ay aming masamba. And may I humbly ask you to bless the people who came today. Mas higit na alam po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Katagpuin niyo po sila. Some came hurting, some came confused, some came sick. But I pray na sa anumang kalagayan nila ay kakatagpuin mo sila. I just simply pray, do not allow a single soul to leave the service untouched. Do not allow a single soul to leave the service discouraged. And enable thy servant to preach thy word, not with enticing words of man's wisdom, only by the power of your Spirit. I promise, I bow to honor you, God the Father, Son, and Holy Spirit. Everybody will say and agree. Amen. Amen. Manatili po tayong saglit na nakatayo. Basahin natin po ang Joshua chapter 7, beginning verse 1 to 13. Ito po ang mensahe ng Panginoon para sa ating ngayong umaga. Joshua chapter 7, beginning verse 1. But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them
to the Lord's anger burn against Israel. Ang congregation po, verse 2. When they returned to Joshua, they said, not all the people will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary all the people, for only a few men are there. The congregation for verse 4. Who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. At this, the hearts of the people melted and became like water. The congregation, verse 6. And Joseph said, Ah, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay in the other side of the Jordan. The congregation, verse 8. The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your great name? The congregation, verse 10. Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. Verse 12. Sabay-sabay po tayo sa 13. Pakilakasan po natin. 1, 2, and 3. Go consecrate the people. Tell them. Consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says, that which is devoted is among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove it. Pakikamayan po yung katabi at pakisabi lang, I'm glad you're here. Yung nasa likod po, ayan. You may all be seated. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po sa bawat isa. A pleasant good morning. Magandang umaga. It was 1993. Nagkaroon po ng isang malaking scandal sa France. At ang tawag po nila dito, the blood scandal. It broke out in France in 1993. Na sumpungan po yung mga blood supplies na ibinibigay po nila was actually infected with AIDS virus. So yung mga ibinigay po nilang mga bag ng mga donated blood na ibinigay po nila sa mga nangangailangan ng dugo, marami po doon was tainted by the AIDS virus. At nung pag-aralan po, the government agency ang siya pong responsible for the testing of the blood. Hindi po nila nagawa yung assignment. Ang problema, na-distribute na po yung mga blood na ibinibigay. It was too late to recall the supplies. Ang masakla po, hindi po sila nagbigay ng babala doon sa mga gagamit nung mga blood donations na yon, na iyon po ay infected ng AIDS virus. Unfortunately, marami pong mga tao ay nagkasakit. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat walang gustong umamin kung sino ang may kasalanan. Bakit? Yung mga blood na iyon na donated was infected by virus. May nagtanong po sa akin, ano ba ang mas dangerous na kasalanan? Yung hayag na kasalanan o yung nakatagong kasalanan? Mula po sa kwentong ito, mapanganib isipin na kung may mga kasalanan na tinatago ang tao, is very, very dangerous. So this morning, allow me to use the story in Acts
in Joshua chapter 7 as a perfect example ng isang hidden sin na maaring makadestroy ng pamilya, church, at ng ating buhay. Allow me to share with you a short message, the ripple effect of Achan's sin. The ripple effect of sin. Pag-uusapan natin, ano nga ba ang epektong binubunga ng kasalanan sa ating mga buhay. I know that the story is so familiar sa mga nagbabasa ng Bible. When we talk about Achan, alam na po natin ang istorya. But allow me just to retell the story, just a brief look back. Next slide. Medyo lilingap lang tayo pabalik para medyo ma-appreciate natin ang istorya. In Joshua chapter 6, ito po ay istorya kung saan God gave the Israelites a decisive victory. Pakita natin yung chapter 6 verse 20. Ang pinakalundo ng chapter 6 ay ang mga Israelita po, ang kabilin-bilinan ni Joshua, umiikot po sila ng isang beses ang araw, at nung ikapitong araw, iikot sila ng pitong beses at sila po'y sisigaw. Ang pinakasenyas po, sabi po ay pag pinatunog na yung trumpet, so when the trumpet sounded, the people shouted at the sound of the trumpet. Bibilang po ako ng tatlo at gawin lang nating actual para medyo parang nandun tayo. Sisigaw tayo ng malakas na hallelujah. Okay po ba sa inyo yun? Sige po. Sisigaw ako ng tatlo. Bibilang ako ng tatlo. And I wanna hear you shout hallelujah. Pinakamalakas. 1, 2, 3! Sandali ho. Bukang hindi magkukulaps ang walls of Jericho pag ganyan lang ang sigaw natin. Uulitin ko po at pakiusap ko po kahit hindi pa kayo nagkape, lakasan pa rin niyo yung sigaw niyo. 1, 2, 3! Hallelujah! I don't know. Ito pong strategy ni Joshua, it was really from God. Wala pa pong gumawa nito sa kasaysayan ng pakikidigma. It was an unconventional strategy, but it works. Sapagkat hindi po sila sumigaw ng kagaya ng sigaw natin. Sila po'y sumigaw ng may pananampalataya. Kung kaharap mo po ang walls of Jericho at ikaw ay naniniwala na sa pagsigaw mo ay magkukulaps yun, hindi ka basta sisigaw. Ang pagsigaw mo ay sigaw ng may pananampalataya. Say amen. Can you hear? Paano kaya dumadagundong yung sigaw nila nung sumigaw sila? Ang sabi po ng scriptures, when the people gave a loud shout, hindi ko po alam kung gaano kalakas ang sigaw. The wall collapsed. Pakisabi po, the wall collapsed. I don't know kung gaano kalakas yung sigaw. Pero isa lang ang alam ko, nag-collapse yung wall. At ang wall na yun ay kasing lapad po ng stage na ito. Sapagkat ayon sa kwento, pwede yung magsalubong ang dalawang sasakyan. Ganon po siya kalapad. At halos ganito po kataas ang wall. So, nakatingala po sila. But it nag-collapse po yan. Bumagsak po ang walls of Jericho at ang lahat po history. Nanalo po ang mga Israelita. Pagdating po sa chapter 7, medyo itong chapter 6, ang tawag ko po rito, the thrill of victory. Pakisabi po, the thrill of victory. Talagang thrilling, unusual ang victory. Pagdating sa chapter 7, pakisabi po, the agony of defeat. And then in chapter 7, andun po yung agony. Yung isang nakalulungkot na pagkatalo at pagkabigo. Kanina lang sa chapter 6, sila'y masayang-masaya pagdating sa chapter 7. So, samahan niyo po ako ngayong umaga na baybayin, muling silipin ang ilang kwento na nakapaloob sa Joshua chapter 7. Tatlo lang po ang pag-uusapan natin. Anong dahilan ng pagkatalo? The defeat and the explanation. Pag-uusapan natin, the discovery of Achan, paanong na-discover yung kasalanan. And then, magbigay po ako ng anim na lessons na makukuha natin. Simulan po natin ang pag-aaral. Simulan natin sa Joshua chapter 7 verse 1. Yun po ang importanteng talata. Pakibasa po natin. Can we show Ninay sa mas malaki? Joshua 7 verse 1. Basa po, 1, 2, 3. Pakiusap po, sabay-sabay lang po para mas magandang pakinggan. 1, 2, 3. Saglit po, isa pa. Basahin po natin ng may passion. Huwag pong parang comics ang binabasa. Eh, word of God po ito. Ulitin natin. 1, 2, 3. But the Israelites
acted unfaithfully. Yan, ang galing. So makikita po natin, verse 1, pagka binasa niyo po yung tinawid po yung chapter 6 at chapter 7, nagsimula po yung word sabat. Na ang sinasabi ng mga scholars, sa pagsulat ng writer, nagbabadya, nagpapahiwatig, na magbabago ang kwento. Mula sa masayang settings sa chapter 6, mukhang yung salitang bat, mukhang mag-iiba ang kwento. Na siya pong nangyari. Sabi po, but the Israelites acted, pakisabi po, unfaithfully. Yun po ang isang dahilan. Pinaliwanag po agad nung writer na ang Israel hindi naging matapat sa kasunduan nila sa Diyos. Merong covenant. Pakisabi po, covenant. Ano yung covenant? Tingnan natin sa chapter 6, beginning 18 to 19. Ang covenant ganito, ang kabilin-bilina ni Joshua, huwag na huwag. Pakisabi po, keep away. Yun po ang sabi. Layuan nyo yung mga devoted things. Tingin po kay Pastor Joey para mabilis. Lahat po ng anumang makukuha sa Jericho, yan po'y huwag hahawakan. Ginto, anything. Sapagkat ito po ay ilalaan para sa treasury ng Diyos. Sapagkat ito po ang unang, tandaan nyo po, ito ang unang pakikidigma ng mga Israelita sa Promised Land. So yung unang victory, para kilalanin na ang nagbigay ng victory ay Diyos, wala silang i-claim na anuman, lahat ibibigay sa Diyos. Say amen. So ito po'y malinaw. Ang sabi po ng Panginoon through Joshua, keep away from the devoted things. Maliwanag, so that you will not bring about your own destruction. Huwag niyong hahawakan. A cursing po yun sa kanila. Huwag niyong hahawakan yan. Huwag niyong dadalin sa inyo. Sapagkat pag kumuha kayo niyan, hinawakan niyo yan, it will bring trouble on it. Maliwanag po yan. Pero along the way, yun po ang problema. Ang problema po natin, ito pong unang bagay, pagka nagtatagumpay ang mga Kristiyano, may mga temptations. Yun po ang problema ng mga Kristiyano. Pag ang mga Kristiyano binibless ng Diyos, minsan may temptation along the way. In this story, Achan was tempted to be greedy. Sa panahon na nagtatagumpay po tayo, yun pong unang paalala, mag-ingat po kayo, maraming temptations pag kayo ay may victory. Pwede kang maging mayabang. But in this story, isang tao po was tempted to be greedy. Natempo siya na yung mga nakita niyang ginto, ilang bara ng ginto, at ilang damit na maganda, natukso po siyang kuhanin. Pero maliwanag po ang usapan. Huwag hahawakan, huwag kukuha. So yun po yung kwento. Alam po ninyo, alam kong familiar na po kayo sa story. I know that you are familiar with the story. Pero huwag po niyong kalilimutan na ang susi sa pagtatagumpay, balikan natin, Joshua chapter 1 verse 8. Ang sikreto ng pagtatagumpay, hindi lay down na ng Lord. But the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe. Sa NIV, ano nga, NIV, anong translation? Ayan. So that you may careful to do, pakisabi po, careful to do everything. Ang totoo po niyan, nung manalo sila sa chapter 6, lahat namang ginawa nila. Everything! Actually po, pag binalikan nyo ang kwento sa chapter 5, ang pinakamabigat na pinagawa ng Diyos sa kanila, hindi po yung pag-ikot ng isang beses o pitong beses. Tingin po kay Pastor, ang pinakamagat na inutos ng Diyos na sinunod nila, sinircumcise ang lahat ng lalaki. And napaka-dangerous nun kapag sinircumcise lahat. Kasi 40 years po, hindi po ginawa yung circumcision. So itong army ito ni Joshua, karamihan dito, pinanganak na sa wilderness, hindi circumcise. Kailangan i-circumcise, kasi po yung circumcision is the cutting away of the flesh. Ibig sabihin, yung covenant ni Abraham, kanila,
at tinatanggal nila yung pagpupungos ng laman o pagtanggal, ibig sabihin tinatanggal nila yung kanilang reliance sa magagawa nila. Say amen. Yun po yun. Ginawa nila sa chapter 5 yun. Masunurin po sila. Pero pagdating sa chapter 7, chapter 6, may natukso pong suway ng Diyos along the way. So yun po yung kwento. Balikan natin yung outline. So there is the thrill of victory, but now the agony of defeat. Ang sikreto po ng pagtatagumpay talaga yung sumunod ka sa Diyos. Malaki po ang danger. Gusto ko pong sabihin ngayong umaga, you cannot disobey God without risking dire consequences. Tingin po kay Pastor Joey, hindi pa pwede. Nasusuway ka sa Diyos at aasahan mong patuloy kang magtatagumpay. Nakikinig po ba tayo? I think iyon ang unang mensahe. Sa verse 1, sinasabi sa atin, hindi pa pwedeng ikaw ay anak ng Diyos, nagtatagumpay, at kapag ikaw ay nagsimulang sumuway sa Diyos, do not expect that you still succeed in life. Basic po yan. Hindi pa pwedeng mabubuhay ka sa pagsuway sa Diyos at pagkatapos may expect mo na i-bless ka ng Panginoon. I don't think so. At dun po sa verse 4, so shortcutting ko po, at verse 5, makikita natin yung pagkatalo. Basahin natin sa mas malaking verse. Sabi po, so about 3,000 men went up and they were routed by the men of Ai, who killed about, pakisabi po, 36. 36 po agad ang namatay sa kanila. Tingin po kay Pastor Joey. Sa chapter 6, walang na-record na namatay kahit isang sundalo ni Joshua. Say amen. Sa chapter 7, unang round pa lang, kumbaga sa boxing, unang salpukan pa lang ng digmaan, 36 ang namatay. At nung makita nila yun, nasiraan na sila ng loob. Kaya nakalagay po diyan, the hearts of the people melted and became like water. Chapter 3, verse 10. Bakit po nasira ang loob nila? Kasi po sila, naniniwala sila sa pangako ng Diyos na ang Diyos ay kasama nila. Sa pakisabi po sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Totoo po ba yun? Sabi po ng Panginoon sa kanila, this is how you will know that the living God is among you. Meron silang faith na ganun. Sinasamahan sila ng Diyos. Sa chapter 6, sinasamahan sila ng Diyos. Pero sa chapter 7, bakit kami natalo kung sinasamahan kami ng Diyos? Doon po nagka-problema. Tatlo po ang naging problema dyan eh. Una, 36 ang namatay. The people of God, they lose courage. Kasi po, their hearts became melted as water. Pangatlo po, the promise of God was put into question. Kasi ang sabi ng Diyos from the very start, hindi kayo matatalo. Eh bakit dito natalo? So si Joshua po bilang leader, he was really confused. Hindi niya alam ang sagot. Sabi niya, chapter 6, kasama namin ang Diyos. Tapos sa chapter 7, hindi na kami sasamahan ng Diyos. Joshua was clueless. So ang ginawa ni Joshua, next slide please. Ang unang ginawa ni Joshua ay nagpatira pa po siya. Sinira niya yung damit niya. Yung Ark of the Covenant, dun siya nagpatira pa kasama yung mga elders mula umaga hanggang hapon. Ganito po ba tayo? Pag nakakaranas tayo ng pagkabigo, pag nakakaranas tayo ng setbacks along the way, nagtatanong tayo kung ano ang dahilan? Pag nagpipray ka at hindi sumasagot ang Diyos, nagtatanong po ba kayo? At sinasabi mo, Lord, bakit hindi ka sumasagot? Bakit parang hindi ka nakikinig? Lord, bakit parang hindi mo kami sinasamahan? Ito po agad ang ginawa ni Joshua. Actually po, si Joshua medyo, yung tono ng salita ni Joshua, hindi po, he was discouraged, naiintindihan ko. Pero yung kanyang pagsasalita, tingnan po natin yung verse 11 hanggang 12, parang, andun po yung unbelief eh. Parang ang tinatanong ni, sa verse 9 muna tayo hanggang 10. Tingnan niyo po yung ibaba. What then you will do for your own great name? Pakisabi nga po, what then
you will do for your own great name. Tingin po kay Pastor Jove. Sabi niya, Lord, wala ka bang gagawin para ibangon ang pangalan mo? Tingin po kayo. Lumalabas parang ang Diyos ang may pagkukulang. Are you there? Wala po akong kausap. Parang sa tingin ni Joshua, Panginoon, iniwanan mo kami. Wala ka bang gagawin? Parang lumalabas. Panagang hindi po alam ni Joshua ang dahilan. Bakit ang Diyos, sinasamahan sila, and along the way, biglang nawala ang Diyos. Nagturo po ako sa mga pastor niyan eh. Nung nakaraang Pastors Congress, when God steps back, may mga pagkakataong ang Diyos po, bigla na lang lalayo sa'yo. Huwag niyo pong isipin, please look at me, na lagi kang sasamahan ng Diyos. Mali po yun. Huwag niyo laging isipin na lagi kang anointed. Mali po yun. May mga bagay na pwede kang gawin na ang Diyos walang magagawa kundi lumayo at layuan ka. Pastor, example po, Judges 16:20. Si Samson was anointed by God since birth. But the day na siya po'y nagpatuloy sa kasalanan, na wala po ang presence ng Diyos, masakit po, but he did not know that the Lord had left him. Akala niya anointed pa rin siya. Akala niya nandun ang Diyos. Kagaya po nila Joshua, balikan natin yung outline. Ang akala nila, kasama nila ang Diyos. Pero along the way, wala po ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Because the time, tumingin po kayo, nung panahon na ilagay po sa ilalim ng tent, yung mga ninakaw ni Achan, ang anointing, ang presence, ang covering, ang favor ng Diyos was lifted sa buong Israel. Sapagkat nagdala po ng curse. Yung curse na yon na inilagay niya ang dahilan upang ang presence ng Diyos to be lifted. Ito ang dahilan. Kaya po wala ang glory ng Diyos. Wala ang protection ng Diyos. May kausap po ba ako? Wala po sa kanila ang glory ng Panginoon. And buti na lang po si Joshua, very spiritual, nagpatira pa po siya dun sa Ark of the Covenant, sinisik niya ang Panginoon, and ito po ang dapat gawin natin. Pakikilik natin lahat ni Nay. Pagka tayo po'y dumadaan ng tragedy, dumadaan tayo ng mga pagkakataon na parang hindi natin alam ang nangyayari, punta po kayo sa panalangin, magtanong kayo sa Lord. Sabi natin, Lord, bakit po ba parang hindi kayo sumasagot? Naalala ko po sa inyo, may kinuwento po ako lately. May pinag-pray po akong pastora na baluktot po yung kamay, suffering from severe arthritis. Lahat po ng alam ko sa healing, ginawa ko na, nag-binding and loosing ako, pinahiran ko ng langis. Lahat po ng alam ko sa healing. Kasi wala pong epek. And then, the Lord impressed upon my heart. Sabi ko, Lord, lingkod mo to eh. Bakit ayaw mo siyang pagalingin? And the Lord impressed upon my heart. Ang sabi ng Lord, sabihin mo sa kanyang magpatawad sa mga nakasakit sa kanya. Nahihiya po ako sabihin yun. Pero kailangan akong sabihin. Sabi ko po dun sa pastora, sabi ko, pastora, huwag kayong mauupenda. May mga tao ba kayong hindi mapatawad? Sabi ko, had lang yun para sumagutan Diyos sa himala na hinihingi natin. At maya-maya po, nililis niya yung kanyang long sleeves and pinakita niya yung mga pasa. Sabi niya, Pastor, I am a battered wife. Hindi mo alam kung paano ako nasasaktan emotionally, physically sa aking asawa. Eh sabi ko sa kanya, sabi ko, alam niyo, naiintindihan ko kayo. Pero hindi po kayo nananalo sa hindi niyo pagkapatawad. You're losing the battle through unforgiving spirit. At nung maamuki ko na po siya, napaglinaw ko na yung kanyang isip, naupo po siya sa gilid ng bed, at binanggit niya po yung pangalan ng asawa niya ng maraming beses. At sabi niya, pinatatawad ko na ang aking asawa. Binanggit niya yung pangalan. Alam niyo po, maya-maya yung kamay niyang baluktot, bigla pong umunat. What is my point? Pwede po ba tayong tumingin? Ganun naman po eh. Minsan, i-withhold ng Diyos yung kanyang blessing eh. Pero pag tinama mo na yung buhay mo, i-bless ka naman uli ng Diyos. Say amen!
Malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Next slide, please. Bilisan na po natin ang konti. Eksakto po eh. Gusto ko pong malaman nyo na pinipigure out pa lang ni Joshua yung problema. Alam na po ng Diyos. Yun po yung kwento. Alam na po ng Lord lahat. Sabi ng Lord, Israel has sinned. Inisa-isa niya, they violated my command. Inisa-isa niya eh. Sabi ng Lord, they have some devoted things. They have taken, kumuha sila, umumute sila. May ninakaw sila. Yun ang masakit na salita. May nagnakaw. May nagsinungaling. At isinama sa kanilang kabuhayan. Yun po ang word ng Lord. Tingin po kay Pastor Joey. This is the word of God. Eksakto. Sinabi ng Diyos kay Joshua. Sabi ng Lord, Joshua, hindi ako ang dahilan. Hindi. Para praise. Hindi dahil ayoko kayong pagpalain at ayoko kayong samahan. May kasalanan sa gitna nyo. Dito po makikita natin, talagang hindi mo pwedeng imak ang Diyos eh. Nakikinig po ba tayo? You cannot mock God. You cannot mock God's holiness. God would not tolerate anyone to mock His holiness. Hindi mo pwedeng imak ang kabanalan ng Diyos at sasabihin mo, anyway, be blessed pa rin ako ng Diyos. Hindi po eh. They lost the battle. Itong masaklap, look at me. Isa lang ang nagkasala. Isa lang ho. Hindi buong Israel. Isa lang ang nangahas. You cannot mock God, His holiness, and expect God to bless us. Hindi po talaga eh. Una nung kuhanin po yun, it was an outright disobedience eh. Nung kinuha po yun ni Achan, talagang pagsuway po agad yun eh. Yun yung unang kasalanan. Pangalawang kasalanan, pakisabi po, stealing. Tingin po kay Pastor. Ang kwento dito, nagnakaw sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Hindi po nagnakaw sa kapitbahay. Hindi nagnakaw sa kapatid. Ang word stolen was used by God. They have stolen. Pwede mo ba namang nakawan ng Diyos? Anything na sa Diyos, nakukuhanin mo, ninanakaw mo. Pwede kong nakawin ng glory na para sa Diyos. Say amen. Wala na po akong kausap. Pwede kong nakawin yung tithes and offering na para sa Diyos. Pwede po ba yan? Pwede. Marami kang pwedeng nakawin sa Diyos eh. Pwede kong nakawin sa Diyos yung paglilingkod na dapat ibigay ko sa Kanya. Pwede nating nakawan ng Diyos. Hindi po ba pag hindi mo ginagamit yung talento mo sa Diyos, ninanakawan mo ba siya? Wala na po akong kausap. If we are not giving Him glory, hindi ba ninanakawan mo siya ng kaluwalhatian na para sa Kanya? We stole. Sabi na lang, you have stolen. At ito pa ho, ginamit ng Lord, they have lied. Pakisabi po, lied. Sabi niya, at nagsinungaling sila. Sa harap ng Diyos, it is deception. So, makita natin yung mga sin. Pero ano pong ugat ng kasalanan ito? Tingnan natin sa verse 21. Bakit nagawa ito ni Caleb, ni Achan? Verse 21. Basa po natin. 1, 2, 3. When I saw in the plunder of a beautiful robe from Babylonia, 200. Ang dami eh. And a wedge of gold weighing 50. Marami po ito eh. Pakisabi po, I coveted him. Pakiulit po, I coveted. Ulitin po natin, pakisigaw, 1, 2, 3. Mas malakas po, 1, 2, 3. Tingin po kay Pastor Joey, ano po ang pinag-ugat ng lahat ng kasalanan? Covetous heart. I coveted. It all started with a spirit and a heart
that is covetous. Pinag-angarang ko. Pinag-interesan ko. Covetousness, nagkakaroon ka ng desire sa hindi sa'yo. Sa Ten Commandments, yun yung huli. So, yun po yung kasalanan. Sinabi na ng Panginoong Diyos. Eksakto, sabi ng Panginoon, Israel have sinned. They have violated. They taken some of the devoted things. They have lied. Pero pag tin-raise natin ang malalim, ang talagang kasalanan, ay naipanganak sa kanyang puso ang covetousness. Ano po ang mga dapat nating bantayan sa puso natin? Next slide, please. Tatlo. One. Pakibasa number one. Beware of. Wala po kayong mababasa sa kwentong ito na si Joshua at ang mga Israelita bago nagpunta sa AI ay nanalangin at sinik ang kalooban ng Diyos. Talagang ganun po yata tayo. Nature natin, pag tayo'y nagtatagumpay na, nag-presume tayo na dahil binless tayo ng Diyos, obligasyon ng Diyos na i-bless tayo lagi. They don't pray. They don't seek God in prayer. They don't seek God's wisdom. Beware of prayerlessness. Beware na maging careless. Makisabi po, careless. Minsan pwede tayo maging careless eh. Along the way, pagka binibless na. Pangalawa po, dadagdag lang natin, beware of. Ano pong ebidensya na overconfident sila? Tatlo po. One, ilan pong sundalo ang pinadala? 2,000 lang. Pero nung chapter 8, buong bayan ng lahat ng sundalo pinadala. Yun po siguro ang isang spirit na pwedeng mag-conquer sa atin. I-operate natin yung ating lakas. Sometimes, ang tingin natin, napakalakas natin. Kaya nating i-overcome lahat. Ito po, tingin po kay Pastor Joey. Hindi niyo ba napansin? Nung umiikot ang mga Israelita, araw-araw at 7 times, tingin po kay Pastor Joey, daladali nila ang Ark of the Covenant. Tingin po kay Pastor, nang magpunta sila sa AI, hindi po nila dala ang Ark of the Covenant. Ibig sabihin, kumpiyansa sila sa sarili nilang lakas. Ang presence ng Diyos was not there. At ini-expect nila na sila'y mananalo. Sometimes, ang nagiging issue po kung minsan, nakakalimutan natin ang battle ay sa Diyos, hindi po sa atin. Minsan nagiging careless tayo, minsan overconfident po tayo. Wala po doon yung Ark of the Covenant. The Ark symbolizes the token of their faith to God. But in AI, hindi na po nila kasama yung Ark of the Covenant. Pangatlo, beware of treating God's word lightly. Siguro yun ang mga pwede nating kuhanin. Pag sinabi ng Diyos yung kanyang salita, salita niya yun, huwag mong ibabiolate. Punta po tayo sa pangalawang puntos. Just give me 15 more minutes. The discovery of Achan described. Paano po na-discover yung kasalanan? Ito muna po. Makikita natin, cover up is always gets uncovered. Siguro yun ang gusto ko pong bigyan ng diin. Walang kasalanan na hindi na-expose. Through the years ng buhay natin, alam natin that you cannot get away with sin. Hindi ka talaga pwedeng tumakas sa kasalanan. Pag ginawa mo yung kasalanan, kahit itago mo, patago-tago mo, isang araw po, lalabas at lalabas yung kasalanan. At kailangan mong i-confess. This is the story of Achan. Ilang verses na nagsasabi na you cannot hide sin. Proverbs 18:28-13, that he that covereth his sin shall not prosper. Diretso po. Hindi ka magpa-prosper hanggat itinatago mo yung kasalanan mo. 2. Numbers 32:23, be sure your sin will find you out. Medyo delikado po ito. Psalms 90 verse 8, thou hast set your iniquities before thee. Pakisabi po, our secret sins in the light of thy countenance. Ang lahat po ng ating sikretong kasalanan, pakisabi po, secret sin on earth is an open scandal before heaven. Lahat ng kasalanan ginagawa natin, nakatago at hindi, yan po'y
iskandalo sa langit. Wala tayong kasalanan gagawin na pwede mong itago at sabihin mo, hindi alam ng Diyos yan. Pagaling-galing mong magtago, tsaka alam po yan ng Diyos. And ito po yung istorya ni Achan. Ang pinakamalungkot na kwento, yun yata po ang deception eh. Pag natanim na sa isip mo na pwede ko itago ito, walang makakaalam. Ilang mister, maliligo sa kanilang bathroom, dala-dala pa cellphone. Bakit may tinatago ka ba? Di po ba, mas nakatatakot magtago? Lahat po ng password ko, kay cellphone, Facebook, ano pa ba? Email, lahat ng yan, alam ng mga anak ko. Alam niyo po kung bakit ginagawa ko yon? Kasi para wala po akong pwedeng itago. Kasi pag ang feeling ko may pwede kong itago, pwede kong matemp. Are you with me? Eh bakit naman ako magtatago? Eh wala naman ako itatago. Pagka nakakita ka ng andun ng asawa at sasagot lang itatakbo pa sa malayo, ako'y kinakabahan dyan. Bakit hindi mo sagutin ng diretso? Sometimes, you know, kaya yung misis naman, pag nakatalikod ka, ang bilis ini-scroll yung mga message mo. Di po ba? Because we don't trust each other. Because we made to believe na pwede tayo magtago eh. Alam niyo po, pag nanonood ka ng television at nakalagay yung mga CCTV, di po ba? Ilan sa atin ang paggabi, kahit naka-red light, ihinto ka talaga, yung totoo. Madalas po ang tingin ko, suggestion lang yun paggabi. We don't follow. We don't obey. Ang problema po dun, naalala ko nga po yung isang kapatira na dun ka pa nag-park dun sa no parking, eh sakay mo yung mga anak mo. Ang tanong ko lang ganito, paano mo tuturuan ng integridad yung mga anak mo ay nag-parking ka sa no parking? Ah, wala na po akong kausap. You cannot teach them integrity when you're doing what is illegal, when you're doing what is wrong. And ito na po si Achan. Tandaan natin, one, ito pong next slide. Mabilis na lang po. Yung direction ng Diyos to the people, very dramatic po. Gusto ko pong i-remind kayo na yung pag-i-expose po ng kasalanan ni Achan ay direct na nag-intervene ng Diyos. Hindi ko po alam bakit. I don't have the answer. Na hindi nilang sinabi ng Diyos, si Achan! Hindi po ganun eh. May drama pa ang Diyos. Sabi ng Lord, bukas, by tribe, by family, pipila. Kasi po, 12 tribu ng Israel yan, ang dami. Ang tagal ng proseso. Pipila muna mula sa tribe ni ganito, Benjamin, tribe ni Judah, pipila lahat ng tribe. Sibulon, everybody. Eh, ang laki po nun, by tribe and by family. Ang tagal nung pinapipila. Pero direksyon ng Lord yun. May drama ho eh. Tingin po kay Pastor, lagyan ko ng drama. Ano kaya pakiramdam ni Achan nung pumipila na isa-isa? Eh, alam na alam niyang siya yun. Iniisip kaya niya na mamimiss ng Diyos? Siya yun? Sinasabi kaya niya, baka naman, hindi alam ng Diyos na ako yun. Baka naman may ibang gumawa rin ng ginawa ko. Lising po ba kayo? Mukhang ala po kung kausap. So, pumila na po isa-isa. Eto na, next. They search for the guilty. Pagdating sa tribe ni Judah, tingin po kay Pastor, nako, yung tribe ni Judah, yan ho ang nangunguna sa pagpupuri sa Diyos. Say amen! Wala po akong kausap. Sila yung pinaka-importanting tribe! Pagdating sa tribe ni Judah, sabi ng Diyos, yung tribe ni Judah, doon, nandoon yung culprit, nandoon yung kumuha ng kasalanan. So ito na, tribe ni Judah na lang. Ito na ngayon, nung pumila ang tribe ni Judah, bawat tatay, pinatatayo at bawat pamilya, ang sabi, itong pamilya na to, lahi ni Simri, anak siya ni Carmi. Ang pangalan niya ay, anong pangalan?
Ano pong pangalan? Tanong ko po, bakit kailangang madrama? I don't know. Wala po akong sagot. Ang sagot ko lang, isa. Unang sagot ko, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon si Achan na i-expose ang sarili bago siya ma-expose. Say amen. Hindi po ba ang Diyos minsan binibigyan ng pagkakataon maitama mo muna yung sarili mo bago ka ma-expose? Binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon na ma-confess mo yung sarili mo until na ma-expose ka. The Lord is giving you me the time and the chance na mag-isip-isip. Bakit hindi na lang siya labing, oh, tigil na yan, ako talaga yun. Bakit hindi po niya ginawa yan? I'm just asking, ilan nga ba ang may tapang na aminin na sila yung dahilan bakit na-withhold ang blessing ng Panginoon? I don't know. Next slide, please. Tatlong, apat na puntos. Then I'll go to the application. One, he did not come forth voluntarily to confess or repent and throw himself on the mercy of God. Hindi po siya voluntaryong nag-confess. Bakit po siya nag-confess? Ano pong sagot? Kasi, nabuking na siya. Magkaiba ho yun. Iba ho yung lalabas ka para i-confess. Sabi mong, ako po yung nagkasala. Iba yung wala ka ng choice. Booking ka na eh. Naalala niyo yung batang kinikwento ko? Na gusto niyong kumuha ng tinapay? At nung matalikod yung nanay niya, umalis, pumunta doon sa table at binuksan yung garapon. Naalala niyo? At dahan-dahan, kumuha siya ng dalawa, isa. Dalawa, nung sinasara niya, dumatik si nanay at sabi, oh, ano yan! Kumukuha po ako, ibibigay ko sa inyo. See? Pero iba po ito eh. Si Joshua, kaya po siya magkukonfess. Wala na siyang, itong si Achan, sorry. Kasi wala na siyang choice. But believe me, may mga taong booking the booking nga, idinideny pa rin. Ginamit mo yung lipsticks ko, ano? Sabi niya, ah, ano ka? Eh, bakit pulang-pulay yung labi mo? Wala yan, at suwete lang yan. We still deny, right? We deny. Nature ng tao po eh, dinideny mo eh. Naghahanap ka ng taong. Kaya minsan kailangan booking na booking eh, bago umamin. Pangalawa po, just give me 10 more minutes if we're close. God gave Achan additional time to repent. Naniniwala po ako na binibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataong mag-repent. 2 Peter 3:9, pakita lang po natin. Not willing that any should perish, but all should come to repentance. Medyo kakaiba po eh. Gusto ko yung prodigal son. Talagang inamin niya. Nagkasala po ako sa inyo, Panginoon, aking ama. Hindi na po ako karapat dapat. The publican, hindi po ganito tong si Achan eh. Ang tingin ko po, walang totoong repentance. Pangatlo, kising pa po ba tayo? Bakit pastor, ito ang tanong ng mga estudyante, napakasibir naman. Kasama yung pamilyang namatay. Tandaan niyo po, one, sa kasalanan niya, ilan ho yung namatay? Nakalimutan niyo na agad. 36. Pangalawa, sa dami po ng ninakaw niya, ang sabi ng ilang scholars, mas malaki ang tsansa, alam ng kanyang pamilya yung kasalanan. So, mas worse po yun. Ibig sabihin, yung buong pamilya ay nagkaroon ng connivance na itago ang kasalanan. Mas malaki po ang tsansa, ang sabi ng ilang scholars. Iba po yung nagkasala ka eh. Di po ba minsan sasabihin sa isuko mo na yung anak mo sa ginawang kasalanan? Kinaalalan yung kwento ko ng doon sa isang professor ko dati nung bagong uso yung cellphone, di po ba? Yung 5110, natatandaan niyo ba 'yon? Sino nagkaroon ng 5110? 5110 yung kulay yellow, yung maliit lang, tapos aakyat ka sa puno ng akasya para ka makapag-send.
dahil mahina ang signal. Eh, nung panahon na yun, nawala yung cellphone ng anak niya, ang sabi ng professor ko sa Bible school, sabi niya, pinuntahan niya yung kapitbahay. At sinabi niya, nagalit sa kanya yung kumare. Sabi niya, ano sa palagay mo? Pamilya kami na magnanakaw? Ang masakla po dun, pinagtanggol pa niya yung anak niya na kumuha ng cellphone. Eh samantalang, wala naman talagang cellphone yung anak niya. Wala naman siyang biniling cellphone. Ang tanong ko, paano mo tuturuan ng tama at mali ang anak mo? Ikaw mismo nagtanggol dun sa anak mo sa mali? Di po ba? Tayo pong mga magulang, dapat bang kampihan ang mga anak? Kahit mali? May kausap po ba ako? Ano po akong kausap? Are you there? Tamang protektahan ang inyong mga anak. Pero not to the point na pati ba mali? Obvious? Pang-apat. Alam niyo, para matandaan yung kasalanan ni Achan, gumawa pa ho ng monumento. Nag-erect ng isang monument at maaalala na yung kanyang kasalanan. Now, punta po tayo sa application. Mag-close po tayo. I have a last Joel to play the piano and we close in 10 minutes. Gising pa ho kayo. Lessons learned from Achan's sin. Number one, ano nga ba ang pwede kong ma-share sa inyo? Uuwi po tayo, pakibit-bit. Sin is no small matter to God. Ang kasalanan ay hindi maliit na bagay sa Diyos. It angers God, and I believe God's attitude towards sin hasn't changed. Pag tinatanong po ako, yung mga issue, Pastor, lumang tipan yan eh. Lumang tipan, eh sinasabi ko. Hindi naman nagbabago ang Diyos ng lumang tipan sa bagong tipan eh. Ang Diyos na banal sa lumang tipan, eh Diyos na banal pa rin sa bagong tipan. Say amen. Dinidiman ng Diyos, Leviticus 11:44, be ye holy for I am holy. 1 Peter 1:15, ganun din, be ye holy for I am holy. Hindi po nagpapalit eh. Hindi po. So yung pananaw natin sa kasalanan, talagang hindi po dapat nagpapalit. Sin is no small matter to the Lord. So don't try to play down sin. Huwag nating isipin, oh, maliit na kasalanan lang naman ito. I hope di po tayo ganun tumanaw. So yung mga nagpipreach na naririnig ko na hindi mo kailangan mag-confess ng kasalanan under grace, sabi ko, mahirap ipaliwanag yan. Tingin po kay Pastor. May mga nagpipreach po ng ganun eh. Popular na popular. Ang daming umaatin sa church nila. And ang problema po sa preaching na yun, hindi nang pinipreach ni Jesus. Pag binasa niyo ang Book of Revelation, mga Kristiyano po yun, inuutusan ng Lord na mag-repent. Tapos ngayon sasabihin mo, ikaw, hindi mo kailangan mag-repent sa sakop ng dugo ni Jesus. The Book of Revelation, puro Kristiyano yun eh. And yet sabi ng Lord, if you don't repent, hindi nga po nag-repent ang mga churches na yun eh. Alam niyo po ba ang Book of Revelation, doon sinabi ng Judge Chapter 2, verse 5, natatanggalin ng Diyos yung kanyang presence, I will remove my lampstand. Tingin po kay Pastor, alam niyo po ba ang Book of Revelation ay sa Turkey, Asia Minor? Alam niyo po ba na iyan yung mga churches sa Middle East, Syria? Diyan po yan. Tingin po kay Pastor, dahil hindi sila nag-repent, hindi nila tinama ang sarili nila. Alam po ngayon, ito po ay Turkey. Ang Turkey po today is an Islam country. Ang Syria, dating strong base ng Kristyanismo, ngayon, ano? Islam. Because they refuse to repent. And the glory of God departed, the presence of God. Seryoso po ang Diyos. Sabi ng Diyos, you repent. Luke 13 verse 5, unless you repent likewise, you perish. Seryoso po ang Diyos eh. Hindi po tayo pwede maging komportable. Inaasahan natin, kasama tayo sa rapture. Ha? Pero tinanggap mo ang Panginoon nung pangpanahon ng Sunday school mo, 8 years old. Ngayon, 58 ka na, 60. At yet, malayong-malayo ka na sa Panginoon, yung buhay mo at lifestyle mo. Ang layo-layo na. Hindi mabaka sa iyo ang liwanag ng Diyos at pagkakilala sa Panginoon.
And still so many Christians, they claim they're Christians. Ako po yung napusapresa. Ang sinasabi nila, because when I was 8 years old, I accepted the Lord as Savior and Lord. Sabi ko, that is when you are 8. Now you are 58. Ang layo na ng naging buhay mo sa Panginoon. Nag-backslide ka na. Nag-asawa ka ng unbeliever. Nabuhay ka na sa kasalanan. And now you're telling me you're still safe. Baka naman you need to repent. You need to go back. We need press cleansing. Say amen. We need to be washed by the blood. I know. Minsan komportable na tayo sa buhay natin. Kasi, we always talk about grace. And there's nothing wrong with grace. Pero huwag niyong kalilimutan, kahit pinatawad tayo ng Diyos, meron pa rin tayong accountability. Say amen. Say amen. Huwag mong sabihin, Pastor, pinatawad na ako ng Diyos. Yes. But how about accountability? 2. One person's sin was sufficient to intercept the flow of blessing and favor and power of God. Sabi ng Diyos, kaya hindi kayo makaharap sa inyong kaaway eh. You cannot stand against your enemies. Paanong dadalo yung kapangyarihan ng Diyos? Naalala ko po, still pastoring a small church in Pombong. Lagi kong kinikwento, nag-pray po ako, naramdaman ko yung anointing to pray for the sick people. That day I was so anointed. Lahat po nung lumapit sa akin, basta hinawakan ko slain. Oh, grabe, wow. Nung ipag-pray ko yung isang lalaki na nagtitinda ng sweepstakes, gustong magpa-pray, hinawakan ko lang ho. And the anointing was lifted. Sabi ko, Lord, kanina lang anointed ako. Ngayon, wala na. I just simply touch isang tao na punong-puno ng bitterness and unforgiving. And the anointing was lifted. And then sabi ko, Lord, I will pray for him, Lord. And sabi na, Lord, ask him to forgive. And I told him, I thought it was easy. Sabi ko, you forgive. Sabi ko, tatang, kung gusto niyong gumaling, yung mga taong nakasakit sa inyo, patawarin niyo. And I thought it was easy. I'm just straightforward. And he looks at me and, you know, he turned his back and he decided to leave the church. And everybody was shocked. In shock. First time. Nakita ko may mga tao palang ganun. Mas pipiliin nila na panghawakan ang kanilang hindi pagpapatawad kaysa dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Ano mang kasalanan ay hadlang sa pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Tandaan niyo po yan. Pangatlo, I'm almost there. 5 more minutes. Sin brings shame and defilement to our family and our church. Sabi ng Lord, you cannot stand against your enemies. Pwede po tayong ma-defile. Many years ago, yung anak ko po, mga bata pa sila, may nabili po akong laruan. Nakasakay po yung troll. Alam niyo ba yung troll na laruan? Na gano'n naka-spike. Binili ko po yon dahil yung anak kong lalaki birthday. So binili ko yon, nakasakay sa escape, sa skateboard. So I thought it's just an ordinary gift. So binigay ko, nilalaro niya. That evening, look at me. Nung gabing yon, alam niyo ho, sinasala ko ng demonyo. Papatayin ako talaga ng demonyo nung gabing yun. At nire-review ko po yun. Buti nagising yung asawa ko. And cast out. Sabi ko, nagtataka ako, bakit nakapasok ang demonyo dito sa bahay natin? Alam kong balo tayo ng dugo ni Jesus. And then the Holy Spirit showed me na nung gabing yun, naglaro yung anak ko, nilagay po doon sa ulunan. Kinaumagahan, tinignan ko po yung dictionary. Tinignan ko yung troll. Alam yung nakalagay sa troll? Demon. It was a demon. Nagpasok ako ng accursed thing dun sa bahay namin. And because of that, the covering of the Lord was lifted because I got defiled. Minsan ganun po tayo. May mga pelikula kayong panunuurin sa bahay nyo, magazines na ipapasok sa bahay nyo, that can defile you.
can defile your house, if you got defiled, the protection and the covering of God will be lifted. Today, please look at me. I'm speaking by the power of the Holy Spirit. Some of you, maybe sabi mo, bigla na lang nawala ang blessings ng Diyos sa business namin. Baka may pinasok ang mga accursed things sa bahay mo. Baka you allowed a cursed thing to touch your house, to touch your family. Ask the Lord to show you that. Pangapat po, sin cannot be hidden from God. Hindi mo siya talaga pwedeng itago. Hindi mo siya pwedeng ikubli. Sabi po, the eyes of the Lord are everywhere. Pagkasabi sa katabi mo, everywhere. Saan ka pupuntang bansa? Saan ka pupuntang malugar, lugar na madilim na hindi nakikita ng Diyos? Nothing in all creation is hidden from God. Saan ako pupunta na hindi niya alam ang ginagawa ko? Maliba na lang na niloloko ko yung sarili ko. Sin cannot be hidden from God. 5 and 6, and I close. Until known sin has been dealt with, we cannot expect God to bless. Gusto niyo po bang i-bless tayo ng Diyos? Sabi ng Lord, I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. I-deal po natin yung known sin. Last, and I close with this, you cannot disobey God without risking dire consequences. May mga consequences po. I pray today, habang natuturo po ako, I pray na maging seryoso po tayo. I pray na maranasan natin ang press cleansing. Pakisabi po, press cleansing. I pray for press cleansing of the blood. Panginoon, linisin mo kami. Sa umagang ito, ang prayer ko po lang, ma-realize natin na makapangyarihan ng kasalanan at ilayo natin ang sarili natin sa kasalanan. Say amen. Sin hindered Israel from winning the battle. Hindi ka magtatagumpay if you allow sin sa inyong buhay. Sin always hindered from us having the best. Ang the best ng Diyos, hindi po natin matatanggap. So I pray today, nawa ang short message na ito, mag-encourage sa atin to receive press cleansing. Sino po ang gusto ng press cleansing ngayong umaga? Tagmayo po na yung lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Just purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold. To be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, Lord. Holy, set apart, Lord. Set apart for you, my master. I'm ready to do. Ito po ang aming tugon. Pakitaas ko ang kamay. Make it the prayer of your heart. Purify. I wanna hear the congregation. Let me be as and precious silver. Let me be as gold, Lord. As gold. Sabay-sabay, breathe. My heart's one desire is to be holy. For you, Lord, I choose to be
one more time, everywhere, purify, just pure. I want to hear the people of God everywhere. Let me. Napaka-powerful po ng prayer na yan. A very powerful prayer in there. You, higher, lift your hands, tell Him, breathe. Oh, the anointing is flowing. The anointing is flowing. It's now flowing. Taas po ang ating kamay. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to pray. Alam na alam po ninyo ang narinig po natin ang salita ng Diyos. We need rest cleansing, Lord. Remove evil, sin, and righteousness sa aming kaisipan, sa aming puso. Purifyin niyo ang aming puso sa anumang marumi, sa mga bagay na nakaka-open sa inyo, sa mga bagay that grips the Holy Ghost. Things that grips God, Lord. We ask you to forgive our sins. Cleanse us now. Just give you more time to pray. We glorify God, we confess our sins, when we acknowledge our sins before the Lord. You are a holy God. Nobody one, Lord, pwedeng magmak ng inyong holiness. And today, purify us by the blood of the cross. Patawarin niyo kami sa anumang kasalanan, sa anumang karunihan, sa anumang hadlang. Pakibaba pong kamay. Please look at me. I was praying for a while ago. Bago po ako umakyat dito. Sabi ko, Lord, gusto naman naming buhay ng banal. Pero alam ko po na sa puso ng bawat anak ng Diyos yun eh. Alam niyo po kung kailan nadidipan yung desire natin for holiness? Let me tell you. How? Tingin po kayo. The more na inaalaw niyong puspusin kayo ng Espiritu ng Diyos, the more you are filled with the Spirit, your desire for sin mas humihina. Say amen. And your ability to resist temptation mas malakas po. When you allow the Spirit to fill us again and again, alam po ng Lord. Only when we are filled with the Spirit, when we are walking the Spirit, doon tayo nakakapamuhay ng banal at matuwid na buhay. I pray that today we receive a fresh and filling power of the Spirit. Pakitaas po natin ang ating kamay. Sweet, sweet Spirit, let's pray that the Lord will move as we sing the song. Oh, sweet, sweet Spirit, blow in this place. Lift your hands everywhere. Oh, sweet, sweet Spirit, blow in this place. Oh, sweet,
Sweet Spirit, flow in this place. You are welcome to move. Welcome to stay. You are welcome to change a life. Give a heart. Make it the prayer of your heart this morning. Oh, sweet, sweet Spirit. Oh, Lord. Blow in this place. I want to hear you sing. Sweet, sweet Spirit. Ring it, Joel. Blow in this place. You are welcome to move. Bring it louder. You are welcome to change a life. One more time, louder everywhere. Oh, sweet, sweet Spirit. Blow, blow in this place. Oh, sweet, sweet. Sweet, sweet Spirit, blow, Lord, blow in this place. You are welcome to move, welcome to stay. You are congregation, allow the Spirit. Oh, sweet. Ring it, Joel. We end up. Sweet Spirit. Make it a prayer of your heart. Lord. Louder. Muli mong puspusin ang inyong kapangyarihan ng inyong mga anak. Oh, God, the Holy Spirit. Fill us, Lord, with your spirit and purity. Let us receive the presence filling as we have the song. Experiencing the present filling of the Holy Spirit. Some are being filled now. Oh, I can hear some people being filled with the Spirit with evidence of speaking in new tongues. Just the present empowering power of the Holy Spirit to live a holy life, to live a life that is pleasing to the Lord everywhere. Holy Spirit. Sweet Spirit, blow, Lord, blow in this place. Just tell Him, oh, lift your hands and tell Him now. Just blow, Lord, blow in this place. You are welcome to move. Welcome to stay. Just tell Him you are welcome to move. You are welcome to move. Oh,
welcome to move. You are welcome. Thank you, Lord. I give you the chance to pray, then I close in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pakibaba pong kumay. Look at me and let me say as I close. Alam niyo po, nung madil niya yung kasalanan, nung may confess nila yung kasalanan, bumalik po ulit ang favor ng Diyos. Ganun naman po ang Lord. Pagka hinarap mo na yung mali mo, hinanap mo na yung kasalanan mo, may grace ang Diyos. I-restore mo ulit ang mga anak ng Diyos kasi na-restore na ang favor ng Diyos sa kanila. Malakas na palakpak po. Malakas na palakpak po. I think that is the lesson this morning. May mga failure tayo, may mga pagbagsak tayo. Kaya ko po sinulat yung mensaheng ito. Because the other Sunday, may lumapit sa aking member and he was crying. Sabi niya, Pastor, I was a failure. Sabi ko, you are not a failure. You're only a failure the moment you stop. Hindi po tayo failure. May mga pagkabigo tayo. May mga pagbagsak tayong dinadaanan. Pero along the way, yung mga failure na yan, gagamitin din ng Diyos. Ulitin ko po, nang ma-dealt na yung kasalanan, ang mga anak ng Diyos ay binless uli ng Lord, binigyan ng pabor. I believe na ngayong umaga, nalinis na po tayo ng mapulang dugo ng Panginoon. Ready na uli tayo para i-bless. Pakitaas mo ang kamay. Lord, I pray that you bless your people again. May I ask you to favor your people again, Lord. Bigyan mo rin sila ng inyong pabor. Muli mo silang tingnan. Muli mo silang samahan. Kagaya ng inyong pangako. You will never leave us, nor forsake us. Today, binabanggit ko po uli ang inyong pabor. Binabanggit ko ang inyong presensya. Ang inyong victory sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat kayo magsabi ng amen. And amen. Magandang umaga po. I love you all. Good morning, folks.